pamilya, pagkakaibigan, pag-ibig. Napaka-familiar sa atin ng tema na to, di ba? Kasi kahit pa anong klaseng narrative or storytelling yung gawin natin, there will always be themes about love, about friendship, about family. Kasi yan talaga yung, ano eh, yung talagang kwentong Pilipino. So, happy kami na as we celebrate the 100 years of Philippine cinema, binabalik natin doon yung mga kwentong nagre-represent, especially in the films that we have in the lineup. Sobrang excitement kasi we're not just doing the third year of PPP, but it's happening during the official kick-off celebration of the 100 years of Philippine cinema. So I can't, parang malaki na siya ngayon, mas lumalaki pa siya because of this very special event. PPP is not a festival na created and organized by FDCP. It's a festival that's meant to understand what our industry needs, what our filmmakers needs, and what the audience wants to see. So that collaboration is always evolving, and we want to make sure that kung lagi kaming up to date dun sa ano ba yung dapat na gagawin natin para mas mapaganda pa yung PPP. So I think this year we're all in sync with what we want to bring to our audience and kung ano yung gusto naming inire-represent ng third year ng PPP because of the 100 years of Philippine cinema celebration. And importante sa atin to keep, always provide space for Filipino films to thrive. Kasi lalo pa ngayon, ang trend na sa mga audience natin, kailangan event para manood sila sa sinehan. So we want to create, continuously create that event for our local audience para makita nila, ito, kinurate na namin siya sa inyo. Wala kayong talo dito. Na-receive namin itong mga films na gusto maging part ng PPP. Nakakita kami ng common ground among the films, these three special films, na these are the living legends of Philippine cinema. Yung mga bida nila, you have Gloria Sevilla, who is the Visayan cinema queen. Anita Linda, who is, my God, she's an icon and the oldest working actress in this industry. And of course, Miss Angie Ferro, na in terms of pagiging character actress, mapa-teatro or mapa-pelikula, talagang nandyan na siya. So ang sarap na biglang nakita mo sila, part of this, could be a possible part of this PPP lineup this year. Tapos na-encapsulate sila dito sa showcase na to. So I'm happy that ito, andito sila with us, kasama natin for PPP. Special sila because ginawa naming thematic yung kanilang yung approach. Kasi alam naman natin, because these are also niche films, meaning art house yung kanilang genre, kailangan ng ibang klaseng marketing to really support and promote the films. Hindi siya katulad ng mga mainstream films natin na talagang pangmasa ang approach on marketing. So we want to make sure na hindi namin mapapabayaan itong tatlong pelikula natin at magkakaroon talaga sila ng specific cinemas where they will be seen for the entire 7 days. Hindi mawawala sila dun sa screens. And hindi katulad ng mga ibang films kasi natin, talagang ano yan, competition siya eh, in terms of market force, kung sino talagang pinapanood. May mababawasan ng screens. Pagkatapos ng tatlong araw, may madadagdagan. Kasi ganun talaga yung nature ng national film festivals na puro Filipino films, no? So yun, yun ang mangyayari for our three films. Sila yung the cinemas will change in the other 7 films, but these films will be at these prime locations, and we get to see the films, you get to watch the films. I'd like to invite you to subscribe to Cinema One YouTube channel to experience Inside the Cinema's thought-provoking conversations with the brightest stars on screen and the people behind the scenes. Thank you.